Lupo at magandang araw sa inyo. Sa araw na ito, itutuloy natin po yung nasimula natin kung paano mag-welding ng gamit ang stick or SMAW welding tutorial. Sabi na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo yung technique or proseso ng kung paano mapaganda ang pag-welding natin. At mahalaga po matutunan natin mag-welding kasi alam nyo ba? Ano-ano ba ang mga preparation or paghahanda sa pag-welding? Unang-una, kailangan yung clamp natin, clamp or grounding natin, at ang power supply natin dapat maganda para maganda yung pasok ng kuryente, maganda yung quality ng welding natin. Tapos ikalawa, kailangan malinis yung materials na ginagamit natin or walang kalawang, walang mga spatters or anumang dumi or grass, mga langis-langis. Kasi pag hindi mo ito nagawa ng tama, kukos lamang ito ng porosity, crack, at lack of vision or inclusion. Tapos, sunod, yung tamang amperahe. Dapat angkop lang yung amperahe dun sa paggagamitan mo at sa welding rod mo. Sobrang hina naman ng amperahe mo, magkukos lamang ito ng sticky yung pag-welding mo, tsaka bukol-bukol. Di maganda pagka tunaw ng both side ng materialis. Kung sobrang naman malakas yung amperahe mo, ang magiging resulta nito hindi mo siya kayang kontrolin at magkakaroon na naman siya undercut saka maraming spatters. Tapos ano pa ba? Yung angle of travel natin, halimbawa ganito, naka 90 degrees ka. Bawasan mo siya ng mga 15 to 20 degrees. Gawin mo siyang 70 or 75 degrees. Tapos halos sabayan mo na din ang tunaw ng welding rod. Hanggang sa matapos mo itong buong joint na to. Tapos yung arc length niya or ang angat niya mula sa metal base, dapat halos ano lang din, kung halimbawa ito na dito, yung diameter ng welding rod mo is 2.5, halos yung 2.5 lang din ng ang pinakaangat mo. Huwag kang mag-exceed dyan kasi ang mangyayari pag nag-exceed ka naman dyan, magkakaroon siya maraming spatters tsaka hindi maganda yung resulta ng pag-welding. Tapos kung napapansin nyo bakit dalawang welding mas na yung pinapakita ko rito, kasi ganito yun, lalo na dun sa mga baguhan pa na hindi pa talaga sanay gumamit ng mask. Kasi yung iba nga dyan ayaw mag-mask, kaya tuloy tinatamaan sila, nagkakaroon ng eye infection sila pagkatapos ng welding. Kagandahan kasi itong mask na to, auto darkening siya. Pag naka sense ng init or UV lights, ito itong sensor niya. Pag naka sense ng init or UV lights, kusa sa mag-iitim. Ngayon, pagka hindi naman siya nakasense ng UV lights, mangyayari, kita nito. Tingnan niyo 'yung kita sa likod, 'di ba? Kita dito sa likod. Ito 'yung daliri ko. Sa pag-welding naman, para pag-practice niyo muna kung paano magpa-spark ng welding rod. 'Di ba? Ganito 'yun. Huwag niyo na masyadong huwag niyo masyadong pabigat, ang kamay niyo relax lang. Pagka niyo parang yan nyo lang sa tamang-tama na siya, i-touch down nyo lang siya doon sa bakal. Huwag nyo siya doon gigil, lang, relax lang. Parang ganun na. Hanggang sa magtuloy na siya mag spark sa kanyo ituloy-tuloy na paghilang. Tingnan niyo pag maganda yung pasada mo, maganda yung hagod mo, timing lang. Yung spatters ko sa yung flux ko sa lang umangat. Yun. Hilay, ano ko na lang yan, tuklapin na lang yun, Ba? Oh, magdudugtong kayo ng dudugtong na yan ng bakal. Andito yung joint na sa gitna. Itong joint nito, ito na isa-saving joint. Ito yung dugtungan. Kailangan yung tutok niya ng welding rod pantay
or nakatumbok siya perpendicular, para pag ang tunaw ng back ang Willingrad equal niya rin to pagdikitin yung o tutunawin yung back ang bismetal. Yan po, hanggang dito na lang muna ang willing lessons natin at maraming salamat sa inyong panonood.